Usually, pag nakakita ka ng mga alcoholic drinks sa aluminum can, beer yan. Kasi yung mga vodka, rum, usually nasa bote yan eh. Hindi nila nilalagay sa aluminum can. Pero etong nabili ko, akala ko beer. Hindi pala. Sabisa TV. Okay guys, i-review natin ang CHU-HI Grapefruit. Hindi ito beer. Ang kategory ng alak na to, ang tawag ay highball. Ang highball ay, paano ko ba umpisan to? Ang highball ay combination ng konting spirit na usually nasa 25% to 45% alcohol plus malaking porsyento ng carbonated water. Ang example ng mga spirit ay katulad ng soju o kaya vodka. Sa carbonated water naman, para mas mabilis, soft drinks. Isang example ng carbonated water na may mga flavors. So kapag kinumbay mo yung konting spirit na malakas sa alcohol plus malaking porsyento ng carbonated water, ang resulta niya is highball na 5% na lang na alcohol. Parang wala rin pinagkaiba masyado yung highball sa cocktail. Definition naman ng cocktail is mixed drink. Pero tingin ko mas complicated lang yung cocktail kasi pwedeng combination ng kung ano-anong drinks. Isang example yata ng mga cocktail na ginagawa sa Pilipinas ay yung emperador, haluan mo ng coke, MP coke. Or even yung mga gin bilog, haluan mo ng pomelo, gin pomelo. I think cocktail na rin ang tawag sa ganun. So dito niya nakuha yung pangalan na CHU-HI. Ang ibig sabihin ng CHU-HI, pinaikli lang yan na SHOCHU. Yun ay Japanese version ng soju ng Korea. Tapos yung hi naman ito, ang abbreviation nito yung highball. Ito ay gawa ng Kobe KYORYUCHI na napakahirap basahin ang liit-liit. Ang origin nito is Japan. Established, hindi natin alam. Wala pa itong mga long history. I think modern creation to. Ang ingredients nito, hindi rin masyadong clear na inilagay dito. So, i-assume na lang natin na siyempre meron itong shochu, soju type ng Japan, / vodka. Kasi minsan daw, itong mga product na to naglalagay ng vodka, substitute ng shochu kasi mas mahal yung soju. So, cost cutting nila, vodka yung nilalagay nila. Hindi natin alam kung ang laman nito is talagang shochu or vodka. Tapos, grapefruit juice, and of course, carbonated water. I-review agad natin guys yung graphics. Para sa akin, mababa ang grade ko dito. Unang-una, itong company nila, sobrang liit na hindi ko mabasa. Kailangan kong i-google ko ano ibig sabihin yan. Kobe, Kyoryu, basta mahirap siyang basahin. Pangalawa, itong grapefruit na text, gumamit ng kulay blue na text. Pero yung backdrop niya na background yung kulay niya is blue din. So parang hirap basahin, di ba? Gumamit din itong W, blue rin. Blue rin yung backdrop, so ang labo. Tapos, maraming nangyayari. Opposite ng minimalist na Japan design, which is yung mga Asahi, yung mga Sapporo, minimalist design, ito, ang daming nangyayari. So, kind of messy para sa akin. So, kung 1 is to 5, 3 lang to. I-grade ko to ng 3, graphic-wise. Itong mga blue text, blue backdrop, maliit na text, nagpababa ng grade. 3 lang. Okay, grapefruit flavor. Hindi pa pala ako nakatikim nitong grapefruit na to. Nadadaanan ko lang siya sa grocery madalas pero hindi ko siya binibili. Ang binibili ko pa rin is pongkan o kaya yung typical na orange. Apparently, itong grapefruit is citrus na fruto na parang mukhang orange lang siya or mukhang lemon. Pero yung kulay ng loob niya is red or deep red. Anyway, testingin natin kung anong lasa ng grapefruit na yan. Testingin natin yung lasa guys. Buksan natin. I-review natin yung lasa at yung kulay. Ano kaya yung kulay nito? Hulaan ko. Siguro transparent. Ito nga, transparent nga. Okay, naamoy ko kagad yung aroma. Malakas yung aroma ng kanyang pagka-citrus. Medyo hindi masyadong clear. May pagka-cloudy. Ang bango guys niya. Mabango siya. At since hindi siya beer, wala siyang head. Wala siyang bula sa taas. Obviously, carbonated na carbonated. Malaki yung mga bubbles niya. Nagpifizzle siya. Yan guys. Amoy na amoy yung prutas actually. Ang sarap ng amoy niya. Tikman natin guys kung anong lasa nito. Cheers! Ooh! Ayos na ayos yung lasa niya guys. Lasa talaga siya na parang
mga gin pomelo nung ginagawa natin nung mga high school, ganun. Lasang spirit niya, vodka, gin, na may parang fruit juice. Overall, yung lasa niya masarap siya. Refreshing siya. Hindi overpowering yung lasa ng alcohol. Apparently, napaka-popular pa rin ito sa Japan sa mga babae. So, naiintindihan ko. Hindi siya gumuguhit. Wala siyang matapang na aftertaste. Parang umiinom ka ng soft drinks na may hint ng alcohol lang. Okay guys, since masarap tong inumin na to, lasang soft drinks lang na may hint ng alcohol, isabay na natin sa ating lunch. Ang lunch ko ngayon is sweet and sour pork. Actually, akala ko lasang orange yung grapefruit. Hindi eh. Mas lasa siyang pomelo. So, parang naalala ko yung gin pomelo ng Pilipinas. Ganito yung lasa. Okay guys, kain muna ako ng lunch. For more video, just click here. Click here dito sa gitna to subscribe.